Ito ang kasaysayan ng pinakamabangis na commander sa buong Pilipinas. Totoo bang kumakain siya ng utak ng tao? At nag-display nga ba siya ng 30 ulo sa isang checkpoint para lamang ipanakot sa mga NPA at rebeldeng Moro? Bakit nila kinakain ang kanilang mga kalaban? Kilalanin natin si Norberto Manero Jr. alias Kumander Bucay. Tara, alamin natin sa history. Si Norberto Manero, o mas kilala sa kanyang alias na Kumander Bucay, ay ipinanganak noong ikadalawa ng Hulyo 1946 sa Barangay Madong sa bayan ng Haniway, Iloilo. Ang kanyang ina ay si Isidra Dilag de Doro at ang kanyang ama naman ay si Norberto Manero Sr., isang veteranong mandirigma mula pa sa ikalawang digmaang pandigdig. At ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya mula sa mga magulang hanggang sa 10 magkakapatid ay kabilang sa grupo na tinatawag na ilaga. Ang litratong inyong makikita ay isang simpleng larawan ng mag-aama. Ang nasa gitna ay ang kanilang ama na si Norberto Sr. at ang siyam na kalalakihan sa likod ay ang mga anak niyang lalaki. Mayroon pa siyang isang kapatid na babae ngunit wala sa larawan. Sa likod ng simpleng larawan na ito ay isang maitim na sikreto. Ang isa sa siyam na magkakapatid ay pinatay mismo ng kanilang ama. Inilibing sa loob ng kanilang bahay at ang puntod nito ay kanilang ginagamit bilang hapagkainan sa pang-araw-araw. Walang klarong dahilan kung bakit ito nagawa ng kanilang ama, ngunit isa sa mga hinihilalang dahilan ay ginawa niya itong alay bilang kapalit ng kapangyarihan o proteksyon na nakukuha ng mga miyembro ng grupong ilaga sa kanilang mga anting-anting at mga agima. Nakilala ang ilaga bilang isang grupo ng mga Christian extremist na mamamatay tao, lalo na sa mga rebeldeng Moro at komunist ng NPA, pati na rin ang mga pangunguha di umano ng mga lupain. Ang ilaga ay binuo ni Feliciano Luces o mas kilala bilang si Commander Toothpick dahil para ite itong may kagat-kagat na toothpick taong 1967 sa UP, South Cotabato. Ang ilaga ay salitang hiligay noon na ang ibig sabihin ay daga. Unang binuo ang grupong ito sa ilalim ng Philippine Constabulary bilang civilian paramilitary na grupo na siyang makakatuwang ng military upang kontrolin at pigilin ang mga opensiba ng MNLF at rebelding NPA. Binigyan din sila ng mga armas na magagamit nila para sa kanilang mga operasyon. Sa bandang huli ay nakilala ang ilan sa mga leader ng grupong ito bilang militanteng grupo na brutal at malupit sa kanilang mga kaaway. Maaring mapanood ang kabuuang kwento ni Commander Toothpick sa isa pa naming video. Makikita ang link sa description box. Unang mga taon. Taong 1972, ginawang miyembro ng Civilian Home Defense Forces o CHDF ang karamihan ng mga miyembro ng ilaga na ang pangunahing tungkulin ay depensahan ang komunidad sa mga rebeldeng Muslim at NPA. Sa panahong ito ay nakilala ang grupo ng ilaga bilang mga mababangis at brutal na mandirigma sa labanan na nagpausbong sa paniniwalang may agimat at anting-ating ang mga ito na nakakatulong upang hindi sila tabla ng bala at mga armas sa labanan. Isa sa mga sinasabing anting-anting na ginagamit ng grupo ay ang pinatuyong tenga ng mga kalaban, gaya ng huling nakita kay Commander Toothpick. Sa taong ding ito, ginawaran si Commander Bucay ng Most Outstanding CHDF Leader of the Year dahil sa matagumpay niyang naipaglaban ang kanilang komunidad laban sa mga rebeldeng Moro. Dito din siya nakilala bilang isang malupit na kaaway ng mga rebelde. Marami siyang napatay sa panga ito na siyang naging dahilan ng mahaba at malalim na hindi pagkakaintindihan ng mga Muslim at Kristiyano, pagkakahati ng grupo at pagkahanap ng pag-ibig. Nang lumaon ay nahati ang grupo depende sa katungkulan, aktibidad at ilang relihiyosong pamamaraan. Nakilala ang mga ito kadalasan sa pamamagitan ng kanilang commander at pinangalanan ang mga ito base sa kulay gaya ng pulahan, itiman, greenan at putian. Si Commander Bucay at ang lahat ng Manero ay napunta sa pulahan. Nahati man ang grupo ay nagkakaroon ng taunang pagtitipon o ang tinatawag nilang Rainbow Coalition tuwing Holy Week sa isang lugar sa kabundukan ng North Cotabato na kanilang tinatawag bilang New Israel. Dito ay nagpe-perform sila ng mga ritual, umaawit, nagdarasal at gumagawa ng anting-anting at agimat na kanilang ipinamimigay sa mga bagong miyembro ng kanilang grupo. Nagpapagawa sila ng mga special na vest na siyang binabasbasan ng suprema. Pinaniniwalaang ang nagsusuot nito ay hindi tinatabla ng bala at sa ilang espesyal na okasyon ay nag-iimbita din sila ng mga miyembro ng military, politiko, businessman at maging mga polis sa pagtitipon. Sa isa sa mga pagtitipon ng Rainbow Coalition, nakilala niya si Leonardo Lacson na kanyang naging unang asawa o
ayon sa ibang article ay live-in partner niya at naging katuwang niya sa grupo ng pulahan. Inilok-lok bilang pinuno ng CHDF si Kumander Bucay dahil sa bangis nitong makipaglaban at kahalili niya ang mapagsuportang asawa na binansagan namang Kumander Inday na pinatunayan ang sarili na kalsing bangis at kasing rahas ng kanyang asawa sa laban. Sa kabila nito ay mayroong sumusuporta pa rin sa kanila at naniniwalang isa silang tagapagtanggol. Hindi lamang ng mga mamamayan kundi pati na rin ang mga militar at politiko na nais pa rin makadaupang palad at makabilang sa kanyang panig. Pagpatay sa mamalumpong brothers at pagkain sa kanila ni Kumander Bucay. Nagtulungan ang mag-asawang Kumander sa pagtugi sa mga kaaway na rebeldeng Moro at mga taga-suporta nito. Isa sa pinakakilalang kanilang pinatay ay ang mamalumpong brothers. Ikalima ng Nobyembre 1977, dinukot ng mag-asawang Kumander Bucay at Kumander Inday ang magkapatid na Ali at Mambawatan Mamalumpong sa barangay Kininis sa bayan ng Pulomok sa South Cotabato. Pagkatapos ito ay kanilang pinatay at pagkatapos ay kinain pa ang ilang parte ng katawan ng magkakapatid na pinaniniwala ang ginagawa nila upang maging mas makapangyarihan ang kanilang mga agimat at anting-anting. Ang pangalan ni Kumander Bucay ay nagdudulot ng takot sa kanyang mga kaaway at pagpupuri at pagkaidolo naman sa mga taga-suporta niya. Minsan niya na ring inamin na idinisplay niya ang 30 ulo ng mga rebelding Moro sa isang checkpoint na kanilang isinet up upang lalong takutin ang mga rebelde. Kabi-kabilang warrant of arrest na ang inilabas para sa mag-asawa. Ngunit madali silang nakakapagpalipat-lipat sa mga nayon kung saan nakuha nila ang mga lokal na suporta, lalo na ng mga mahihirap na mamamayan na napeperwisyo din ng mga rebelde. Maging ilan sa mga mayor din at military ay pumapanig sa kanila. Ngunit dumating sa punto na hindi na siya mapagtatakpan pa ng mga militar nang mapagdesisyonan niya at ng kanyang grupo datugisin ang iba pang pinaghihinalaan nilang sumusuporta sa rebelding Muslim at komunistang NPA. Ika-11 ng Abril 1985, bandang 10 a.m. ay nakipagpulong si Kumander Bucay sa isang karinderya na pagmamayari ng isang Reynaldo Diocades sa kilometer 125 La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Sa dalawang kapatid niyang si Edelberto at Elpidio, ilang mga tauhan nila si Arsenio Villamor Jr., private secretary ng mayor ng Tulunan na si Mayor Josue Faustino at dalawang bodyguard nito. Topic nila ang likidahin ang mga taga-suporta ng mga komunistang NPA at si Arsenio ang naging taga-sulat nila sa meeting. Sa isang pakete ng sigarilyo, isinulat ni Arsenio ang NPA versus NPA, starring Father Peter, Domingo Gomez, Bantil, Fred Gapate, Rene alias Tabagak, at Villaning. Ang pangunahing target nila ay ang Italianong pari na si Father Peter Jeremia, na miyembro ng Pontifical Institute of Foreign Missions o PIME na pinaghihinalaan nilang may kaugnayan sa mga komunista. Ngunit, napagkasundoon nila ang mungkahi ni Elpidio na kung hindi nila mapapatay si Father Peter Jeremia ay papatay na lamang sila ng iba pang Italianong pare na kapalit nito. Si Bantil ay si Rufino Robles, isang katolikong lay leader. Si Domingo Gomez ay isa pang lay leader. Bandang alauna ng hapon, nagpaskil na ng placard si Elpidio Manero at dalawang tauhan nila sa isang poste sa kalsada na katabi ng karinderyang pinuntahan nila. Nakalagay dito ang mga nakasulat sa pakete ng sigarilyo at karagdagang versus Bucay, Edil at Palo, na siyang mga palayaw ng tatlong magkakapatid. Matapos ang dalawang oras ay nagpaskil naman sila ng isang placard sa cross sign na malapit sa kalye ng karinderya. Ayon sa pahayag ni Arsenio Villamor Jr., nakipagkita siya sa mga Manero at sa mga kasamahan nito. Pinag-usapan sa pagpupulong ang mga tao na kanilang papatayin sa araw ding iyon. Si Arsenio pa mismo ang nagsulat ng mga pangalan sa pakete ng sigarilyo at nagmungkahi na maghanda ng mga placard. Ngunit ayon sa kanya ay umalis
Nabilis na siya bago pa man pumatay ang mga ito. Alas 4 ng hapon, bitbit ang samot-saring armas ay tinungo na ng magkakapatid na Manero kasama ang mga tauhan nila ang bahay ni Bantil na malapit sa karinderya. Hinarap sila ni Bantil at tinanong kung bakit isinama ang kanyang pangalan sa placard. Hindi naman ito sinagot ni Delberto, bagkus ay tinanong pa kung may problema ba siya dito. Sabay bunot ng kanyang revolver, binaril si Bantil sa ulo. Ngunit nakaiwas ito at tinamaan lamang ang kanang daliri at ibabang bahagi ng kanang tainga. Nag-agawa ng dalawa sa baril. Natigil lamang ito nang hilahin palayo si Bantil ng kanyang asawa. Ngunit habang tumatakbo ay muli silang pinaputukan ni Edilberto. Ngunit sa pantulon lamang tinamaan si Bantil. Sa kabutihang palad ay nakatakbo pa si Bantil sa bahay ni Domingo Gomez na isa rin sa mga nakasulat ang pangalan sa placard upang makapagtago. Imbis na sumugod sa loob ay inutusan lamang ni Kumander Bucay na palibutan nila ang bahay ni Gomez at huwag hayaang makalabas ang kahit sino upang mamatay na lang si Bantil sa pagkaubos ng dugo. Habang si Edilberto naman, kasama ang ilan sa mga tuuhan nila ay bumalik sa karinderya. Hinampas ng kanyang baril ang mukha ng may-ari nito na si Diocades at inakusahan na nagpoprotekta ng mga komunista habang nagtatawanan ang mga kasamahan nito sa likuran. Maya-maya pa habang nagpapakain naman ng alagang baboy si Diocades ay pinaulanan siya ng bala ni Delberto gamit ang kanyang M14 rifle. Sa takot ay napaluhod na lamang si Diocades habang nakakuyom ang dalawang kamay sa kanyang ulo. Muling nagtawanan at kinutsa ng mga kasamahan ni Edilberto si Diocades. Pagkatapos ito ay bumalik na sila sa bahay ni Gomez. Bandang alas 5 ng hapon ay dumating naman ang isa pang Italianong pari na si Father Tulio Favalli sakay ng kanyang motorsiklo. Pumasok ang pari sa bahay ni Gomez. Habang nasa loob ay kinaladkad ni Kumander Bucay at ng isa pang tauhan niya ang motorsiklo ng pari papunta sa gitna ng kalsada. Binuksan ang takip ng gas tank nito at sinindihan ng apoy. Dahilan kung bakit hindi makadaan ay isang pampasaherong jeep. Pagkakita sa nagliliyab niyang motor ay dali-daling lumabas si Father Favalli at kinumpronta si Kumander Bucay na hindi nagsalita. Bagkus ay humakbang lamang patalikod at nagsenyas ng thumbs down. Dito na tinanong ni Edilberto ang pari, "Anong gusto mo, padre? Gusto mo, father, bukon ko ang ulo mo?" Pagkatapos ay binaril na lamang niya sa ulo ang pare. Bumagsak nang nakadapa habang ang kamay niya ay tila nagdarasal ay magkadikit pa rin sa kanyang dibdib. Pagkatapos ito ay kinutsa pa ni Kumander Bucay ang kapatid at sinabing, "Iyan lang ba ang alam mong paraan ng pagpatay ng pare?" Bahagyang nairita si Edilberto sa sinabi ng kanyang kapatid kaya tinalunan niya ng 3 beses ang katawan ng pare. Sinipa ng 2 beses at muling pinaputukan ang ulo nito na siyang naging dahilan upang kumalat sa kalsada ang mga piraso ng utak ng pari. Kumuha si Kumander Bucay ng 1 piraso ng utak at ipinakita sa mga takot na mga pasahero sa jeep. Nang makuha na niya ang atensyon ng lahat, ay kinain niya ito na siyang lalong nagpatakot sa mga nakasaksi. Nagsitawanan at nagsikantahan naman ang mga kapatid niya ng Mutiaka Baleling, isang Visayan folk song. Ang mga nagtatawa ng kasamahan naman nila ay pumosisyon upang pigilan ang sinumang magtatangkang lumapit at tulungan pa ang pare. Kinagabihan ay ipinagpatuloy pa ng mga kalalakihan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagiinuman at pagkakantahan. Binansagan pa ni Kumander Bucay ang kanyang kapatid na si Edilberto ng baliling bilang alaala sa paring kanyang tinapos. Sa panahong ito ay hindi nabanggit si Kumander Inday dahil nagkahiwalay sila noong 80s. Bilang resulta ng ginawa nila sa pare ay nag-issue ng shoot to kill order para kay Kumander Bucay at sa mga kasamahan nito. Abangan sa part 2. Nahuli nga ba si Kumander Bucay? Nagbuhay-hari din ba siya sa bilibid gaya ni Colango na nagkaroon pa ng album sa loob? Sino-sinong malalaking tao ang tumulong sa kanya? Kahit nga ba mga pangulo ay may kapit siya? Hanggang dito na lang. Mag-comment lamang ng inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.